Palaging mabilis na pagsagot sa text o tawag o tinatawag ding urgency culture, maaaring magdulot ng burnout ayon sa pag-aaral. Ikaw ba yung tipo ng tao na hindi mapakali tuwing may hindi ka nasagot na text o na-reply ang tao? Hindi ka rin mapakali tuwing wala kang internet o mabrowse na social media, lalo na ang hilig mo sa pag-check ng iyong notifications? Yan ang tinatawag nilang urgency culture, kung saan parang lahat ng bagay ay dapat may instant na sagot o aksyon. Bagay na marahil tayo o mismo ay hindi natin napapansin ginagawa na pala natin. Sa iyong trabaho, pasok dito ang pagtanggap ng mga last minute task o mga trabaho na hindi makatarungan ng deadline. Sa personal naman na buhay, pwede itong makita sa pagsagot sa mga text kahit wala ka sa kondisyong makipag-usap, o di kaya naman ay pagkaaligaga dahil hindi ka makapag-browse sa iyong social media. Ayon sa clinical psychologist na si Joel Frank, ang adrenaline rush na dala ng urgency culture ay nagiging dahilan para paulit-ulit na tumaas ang anxiety ng isang tao at kalaunan ay magresulta sa pagka-burnout sa isip at sa katawan. Ilan sa mga karaniwang sintomas ito ay mataas na blood pressure at kolesterol, kawalan ng tulog at inflammatory disorders. Dahil dito, nagbigay ng ilang paalala si Frank at si Peter Economou, isang behavioral health author, para kontrahin ang urgency culture. Una, subukan munang huminga at i-assess ang sitwasyon bago kumilos. Pangalawa, gumawa ng malino na boundary para sa mga bagay na pwede at kaya mo lang na gawin. Halimbawa, huwag sasagot sa text na may kinalaman sa trabaho kapag madaling araw na, o hindi naman kaya ay huwag basta tatanggap ng trabaho na alam mong hindi mo kakayanin. At pangatlo, mag-focus lamang sa isang task at iwasan ng multitasking hanggat maaari.